Hello everyone, this is your Tito Del saying hope you have a lovely day today. Yan, today is Sunday at the sun is out. Temperature is 27 degrees Celsius, so it's quite humid. At ayan, pupunta kami sa bayan at ipapakita ko sa inyo ang layo ng aming nilalakad papuntang bayan. Yun ang sinasabi nilang shortcut, pero actually long cut. Ayan. So maglalakad lang kami at tingnan nyo kung gaano kalayo ang aming lalakbayin, ilang bundok ang aming tatahakin bago makarating ng bayan. Ayan. So guys, update later. So this is the pathwalk. Ang tawag dito? Pathway, footwalk. Footwalk pala. From here, doon. Pupunta namin doon. Yan. So wala pa kaming isang metro. Pero pawis na ako guys. Wala pa. Hindi pa namin narating yung bundok na apat na namin, tapos pababa ulit. Dito pa lang kami sa footwalk. So, pwede na yung pop-up. Maraming dadaanan dahil maraming bumabati sa inyo along the way. Ayan. So dapat pag pumunta ka ng bayan, meron kang 30 minutes na alawan kasi lahat na makasalubo mo dapat babatiin mo, dahil kung hindi eh nabera ka. So nakarating na, nakadaan na tayo sa isang bundok, mga tatlong bundok pa ang ating dadaanan bago makarating ng bayan. Pansin yung mga tao dito, wala ka makitang, bihira ka magkakita ng mga tao may bilbil. Kasi nga, sa haba ng nilalakad nila, kakita doon, sa malayo. Tingnan mo mga kasama ko, mga siksik. Ako lang ang siksik. Siksik. Maraming mga nakaparada na bangka dito dahil ang karaniwang hanap buhay ng mga tao dito ay pangingisda. So yan, pag hindi nagagamit, naka-standby dito. Yung mga bakaw, kapag high tide, ang tubig dito ay meron dito.
low tide naman dito. So, yan. Lakad pa tayo guys kasi pang third. Ilang tatlong bundok pa lang ang ating nakatiyan. So, ngayon pa tayong dalawa. Yan. So we are about to enter the Walampani Bridge. Ito pa yung aming nilalakaran. Kapunta doon sa bayan. Yeah. Kaya ingat-ingat sa paglakad dahil kapag ikaw ay hindi mag-ingat, maring makarating ka doon sa tubig. Ayan. So we are approaching the pang-pitong bundok bago makarating sa bayan. Ito akitin na naman natin. Kung mayroong rice terraces sa Binawi, meron din kami yung terraces. Wala ka lang rice. Dito sa aming bayan. Yeah. So, ayan. So pagod na ang aming mga paa bago makarating ng bayan. Tapos kung mamimili ka pa, bibit-bitin mo, gano'n, lilit ka layo kasi lalakbayin. Ningal na ako! Ang aming paglalakbay dahil medyo malayo pa rin ang aming lalakbayin papunta sa town proper. So kailangan namin mag-tricycle. Yan. Mga tricycle ganyan, madami.
Dadaan lang po muna kami dito at meron kaming dadalawing pasyente. Hospital at meron lang po kami dadalawin ng aming mga sa buhay na merong karamdaman. Ayan. Another, ano naman? Tanda bilya? Sakit niya tayo. A few moments later. So yun guys, after the visit from the hospital, mayroon na naman tayong dadalawing bagong panganak. Ayan, dadab ko na lang kasi may lakas po music sa car kasi baka makapiray. So yun guys, umalis kami kanina ay pasilak pa lang yung araw. Ngayon, ang uwi namin ay pa-sunset na. Ayan, ganun po kalapit ang aming bayan. Ayan. So, kailangan pag namili ka, kung anong kailangan mo ay bilhin mo na lahat. Katulad ng isang maliit na. Kasi, ang hirap ng pabalik-balik sa bayan. Ayun. Alay-alay na lalakarin mo. Kaya, kung anong pangailangan mo, bilhin mo na lahat para hindi ka nababalik. Yan. Balik ka naman next week. Teka. Okay? Yun guys, so, akit na naman kami doon. So, ito yung madadaanan mo, mga bakaw. Yan. So, panubog na yung araw. Kanina, punta namin ay paano pa yung araw. So, akit kami doon. Doon sa ayan. Anong ginagawa niya? Yeah.
guys. Ayan. Wala na akong energy. Naubos na ang kalalakad ko. Ayan. Agnas na yung mukha ko. So, yun guys. Ang aming lugar dito sa ating probinsya. Malayo. Pero masaya. Tahimik pag walang ingay. Pag walang ingay, tahimik syempre. Pero pag maingay, maingay din. Ayan. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo kung ano kami pupunta ng bayan at pauwi. Kumbaga, bibili ka ng isda pagdating ng ano ay tuyo na. Hindi naman. Joke lang. So, that's it for today's vlog, guys. And I hope you all have a lovely day today. Bye!